welcome back sa bagong episode na naman ng aking vlogmas ngayon. So, napansin ko mga ka-twinkle, parang nauuso sa TikTok at iba't ibang mga social media yung nag-organize po ng mga ref nila. Since kami naman po ay nag-uumpisa na rin mag-organize ng mga gamit namin dito sa bago naming bahay. So, naisipan ko, yung naisipan ko parang ting, ganun. Wow. May bumbilya, ting. Naisip ko, makiuso na nga rin ako sa kanila. So, naisipan po namin at na kami ni Non-Rev na mag-organize na rin ng ref. So, ngayon mga ka-twinkle, hayaan niyo ako na ipakita sa inyo what's inside my ref. Ito na mga ka-twinkle, bubuksan ko na ang aming ref. May pala to. Ito pala, yung smeg pala na ref natin. Ito nga mga ka-twinkle, kaya ito yung ref na binili namin. Kasi since favorite color ko po talaga ang green, ito talaga yung pinakamagandang green sa mga nakita kong ref sa smeg. Bubuksan ko na mga ka-twinkle. 1, 2, 3. Shalan! Yun lang. Ito mga ka-twinkle, ito yung laman ng aming ref. So, ito po yung mga unang makikita natin dito. Meron tayong mga naka-organize din po ng mga prutas. Dahil importante din na nakakakain tayo ng prutas everyday. Diba? So, meron kaming kasamang baby dito, si Silvio. Madalas, kasama yan. Yung ibang mga prutas dito, pinapakain ko din kay Baby Love. Mas magandang tingnan at mas mabuti na talagang naka-organize po yung mga prutas natin. So, ito, meron kaming pineapple dahil ang mga tao dito hybrid lahat. So yung mga ka-twinkle, dahil ang unang-unang, ayan na! Arriving at Ma Rakina Station. Nag-a-alarm kasi siya mga ka-twinkle kapag medyo matagal nang nakabukas yung pintuan. May meron kaming zero sugar na Coke. Ito kasi mga ka-twinkle, nagustuhan ko siya. Hindi naman ako everyday umiinom. Siyempre masama din naman ang soft drinks lagi. Kaya ako siya nagustuhan dahil zero sugar siya, so medyo matabang, pero may flavor siya na vanilla. Yan siya mga ka-twinkle. Baka nag-iba na yung lasa eh. Baka nag-iba. Walang lasa. Saan sila lamunan? Masarap siya. So yan, balik nyo lang dito kapag tapos yung minum. Bala natin lang magsama-sama minum dyan. So yan, tapos after nyan, meron din kaming Coke dito kasi actually si Ate Irene mahilig sa Coke yun. Pag nakakakita ng Coke yun, nanginginig yun. Ganyan yung paano mga ka-twinkle, nanginginig yun. Pag nanghihina siya. Pag sinabi ko, Ate Irene, bumili kang Coke, talaga ma'am, nanginginig siya. Hindi, favorite kasi Coke. Ito mga ka-twinkle, kaya ako meron ditong baso lagi na walang laman. Kasi minsan, di ba, kapag nauubusan kayo ng tubig na malamig, halimbawa kasi kami, naka-water dispenser kami, so nauubusan ng tubig, mineral, tapos wala kaming tubig na malamig. Kaya ako naglalagay ng baso dito. Kasi pwede kayong maglagay ng tubig dito, tapos mas malamig din siya kapag ininom. So pwede nyong gawin yun sa inyo. Kung halimbawa uubusan kayo ng tubig na malamig, ito, makakatulong yan. Then, Pocari Sweat. Minsan kasi nade-dehydrate ako mga ka-twinkle. So, meron ako naka-standby lagi na Pocari Sweat dito. Or sino man yung mangangailangan dito sa mga kasama ko. Yung pamilya sa taas. Yung, anong pa rin pala? Anong pa rin pala? Yung pamilya sa taas. Diba? Baka dehydrated sila. Kailangan din nila. Bibili lang sila dito. For sale pala yung mga. Nakakaloka ha? Mga ka-twinkle, napakarami kong Yakult. Kasi everyday talaga ako minum ng Yakult. Since nung bata pa ako. Yan. Kasi medyo, ako talaga guys, medyo sakitin ako ng tiyan. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari. So, kapag sumasakit ang tiyan ko or medyo nahihirapan akong dumumi, kung nagiging constipated ako minsan, maganda to. Kasi ang Yakult po ay safe inumin kahit na wala ka pang meal. Kung wala ka pang breakfast, pwede siyang inumin. Tapos, may mga yogurt din tayo dito mga ka-twinkle. Ayan, may strawberry, may passion fruit tayo na flavor at blueberry. Blueberry. Spell blueberry. First social, blueberry. Yung po kasi talaga ano namin. Blueberry. Medyo maliliit lang talaga yung mga binibili ko kasi minsan hindi ko naubos. So yung ganitong size ng yogurt, parang sakto lang to sa isang kainan. Then, bukas na ulit. Si Non-Rev po ay mahilig sa maanghang. Kaya meron kaming jalapenos. Dahil hiling niya sa maanghang mga ka-twinkle, lahat na lang yata ng anghang nakakailanganin ng isang tao ay nasa kanya na. Ano? Mula Batanes, jalapeno. Kasi itong nasa likod niya mga ka-twinkle ay mga jam.
So, kapag medyo nagsasawa na kami sa ibang mga palaman, yan na po yung pinakamadali na palaman sa mga bread. Ayan, may strawberry jam and blueberry jam. Then, ito naman, kimchi! Galing kay Ryan Bang, pinadala niya po ako ng kimchi. Thank you very much, Ryan Bang! Galing po ito sa Dukap, yung business ni Ryan Bang. Alam niyo mga katwinkel, hindi naman sa nagiging sip-sip ako kay Ryan Bang, bihira ako magkaroon ng gustong-gustong food. Pero yung kimchi ni Ryan Bang kakaiba, hindi ko alam kung bakit, pero parang kahit napapak ko siya na siguro pang lunch ko, parang kayang-kaya ko siyang ubusin. Yung ganito kadami. Ewan ko. Kasi parang yung anghang niya, maanghang siya pero hindi strong yung pagkaanghang na hindi mo na makain. Ito kasi masarap. Hindi nakakasawa. Ito mga ano namin, prosciutto. Spell prosciutto, tignan nyo na lang dito. Huwag nyo na tanongin sa akin, kinakain ko lang to. Binibili ko to mga katwinkle sa Santis. Doon ko siya binibili kasi doon ako bumibili ng ibang mga steak. Yun talaga yung reward ko sa sarili ko. Kapag halimbawa na marami akong work, tapos gusto kong kumain ng steak sa bahay, ako mismo yung nagluluto. So doon ako bumibili ng steak. So ito mga katwinkle, from Baguio City, bigay to ni Mama Greggy. Mama Greggy, thank you very much. Salamat po. Kasi every time pupunta ng Baguio yan si Mama Greggy, kasama niya si Boss, yung boss niya. Di ba Mama Greggy, yung boss mo yan? Lagi niya akong binibigyan ng pasalubong, may mga bread din. Tapos, yung iba naman, longganisa, ganyan. Dapat kasi talaga marunong kang pumili ng mga prutas na matatamis. Di ba? Kasi baka mamaya sobrang asin. Malinis naman na itong mga katwinkle. So. Hindi, kasi nanggaling ako sa cook. So, yung digay ko, tapos bigla akong tumikim yung ng strawberry. Strawberry ba o mangga? Bagong yata, palaman yan eh. Ay, ano yan eh, sausawa yun. Anyway, masarap yung strawberry mga katwinkle. Nagulat lang ako kasi medyo maasim siya. Ito mga katwinkle, tingnan mo o. Lahat ito mga hot sauce. Sriracha na hot sauce and truff na hot sauce. Dahil ito yung panibagong favorite namin na hot sauce, yung truff. Truth ba? Sabi niya truth. So ito, alam niyo itong mga katwinkle. Isa to sa mga paborito kong mga chocolate. So may chocolate kami. Ayan guys, chocolate. Ito naman kasi mga dark chocolate. Sabi kasi ni Dr. Bello, ang dark chocolate, isa yan sa mga healthy para sa atin, ang mga dark chocolate. Tapos, ito kasi bigay sa akin din nun dahil mahilig din po ako sa mga white chocolate. Yung Toblerone yan, gusto ko yan, itong Hershey's na white. So, yan yung ibang mga chocolate namin, mga dark chocolate siya. Then, after mga katwinkle, nang galing tayo dito sa mga chocolates natin, ito naman yung mga food ni Baby Love. Kaya kami din may mga ganito guys, kasi minsan pag wala akong time talaga, ito yung pinapakain nila Ate Erin. Pero, madalas po talaga ako yung nagpe-prepare ng food niya. Minsan, yung gusto kong flavor, walang available na gerber. Ito, ako yung gumagawa. So, ito, kasi guys, meron tong halong rice. May rice to, may sweet potato, and carrots. So, ito yung ingredients nun. So, ito yung mga nakastock for Baby Love. Yan. But ibang mga din po siya flavor. Ayan. So, dito naman sa susunod mga katwinkle, ito naman yung ating mga gulay. Naka-organize din siya mga katwinkle. So, meron tayong mga carrots dito. Since marami ako mga carrots mga katwinkle, yun din yung mga madalas kong niluluto or ginagawa para kay Sylvia. Ayan, meron din tayong squash. May kamote tayo dito mga katwinkle. Dahil sabi ko nga sa inyo, mahilig tayo sa maanghang. So, ayan, meron tayong siling labuyo dito. Ito mga katwinkle, kasi meron akong buro dito, burong isda. Galing tong Pangasinan. Diba, Sep? Na since dahil Pangasinan talaga ang probinsya ng nanay ko, si Mama Bab, so natutunan ko tong kainin. Yung ibang mga tao na wibirduhan po sa lasa nito at saka sa amoy, kasi kakaiba talaga yung amoy niya kapag niluluto. Kahit buksan mo lang to ngayon, matutulog ka talaga sa amoy. Oh, tatamay talaga sa ilong niya. Pero mga katwinkle, masarap siya. Tapos dito naman ang ating mga dahon na gulay. Kasi mga katwinkle, kaya binabalot ko siya dito sa sa tissue, itong sa kitchen towel. Kasi para hindi siya agad malanta. Yung mga, halimbawa, mga kangkong, mga ganyan. Ito yung mga broccoli natin. Ito for Baby Love din. Then yung celery. Ayan. Parang puno naman ang celery. Parang papuno ng celery. Hindi nang dahon to eh. So yan, para lang hindi siya mabilis malalanta. Yung hindi nagbabasa. Kasi pag nasa ref, di ba? Nagkakaroon ng moist siya. Tapos, mabilis siyang malanta. Butter. And mga cheese. So dahil mahilig ako sa cheese, kung ano-anong mga cheese yung mga
binibili ko, ayan, meron tayong mga butter dito, mga ka-twinkle, ayan. Iba't ibang mga cheese. Ito kasi yung gusto ko sa Santis din. Yung cheese nila na may herbs and garlic. Ano ba sa dyan, Raule? Rule? Rule? Ruul. Sabi ni Sisi, ano ba? Sabi niya, Ruul. Ayan, ito kasi goat cheese siya, pero may herbs din siya na garlic. Garlic and herbs. Yan. So ito, pwede rin pang pasta, mga ka-twinkle. Ayan, ito, iba't ibang klase ng cheese din. Maganda to ka-partner ng red wine. And then ito, for pasta and white wine. Galing sa gripo to eh. Galing ko lang sa gripo. Ito lang yung tamang size ng Evian na pang for everyday ko. And meron din tayo dito iba't ibang mga klaseng water. Ayan, ito kasi nakita ko to sa friend ko eh. Kaya kinuha ko sa ref niya. Kala niya nang bilhin ko. Kinuha ko pala. Hindi, galing din tong Santis, mga ka-twinkle. Itong juice na to, guys, nalaman ko to kay Dr. Bello. Nakita ko to sa ref nila, Doc. Sabi ko, masarap ba yan? Tapos pinatikim niya sa akin. Then sabi niya, kapag halimbawa na na sobra yung kain mo, tapos busog na busog ka, parang masarap siya na makawala appetite itong juice na to. Tapos ang nakalagay dito, 100 premium orange juice. Well, ganun naman talaga yung lasa niya, lalong-lalo na kung malamig na malamig. Masarap din siya. Then Cowhead Pure Milk, mga ka-twinkle. Favorite ni Nono, rabang Cowhead. Tapos yung nasa likod niya, ito naman yung chocolate milk. Pero Cowhead din siya. Ayan. Favorite kasi ni Nono niya. Hinahalo niya kasi sa cereals. Pag nag-cereals siya every morning, ayan yung ginagamit niyang milk. Then Super Berries Purple. Ito mga ka-twinkle. Not just berries, but Super Berries! Ito mga ka-twinkle. Oh, minsan kasi may time talaga na gusto ko ng medyo maasim na inumin. Parang cranberry yan. Minsan gusto ko rin yan. Parang hinahanap din ng panlasa ko. So, super itong Super Berries na to, parang masarap siya kasi hindi siya mapakla. Kasi minsan may natitikman akong mga berry, may mga berries na juices. Pero napapaklaan ako. So, ito parang tamang-tama lang yung lasa niya. So, ito ang aming freezer, mga ka-twinkle. Meron siyang tatlong layer. Kasi ito yung pang first floor, pangalawang pamilya sa second floor, pangatlong mga umuupa sa third floor. Biro lang po. Sabi ko sa inyo kasi minsan doon ako bumibili sa Santis ng mga steak. So, ito siya. Ayan, ito ribeye to, mga ka-twinkle. Tapos may iba't ibang mga sausages akong nabili din. Para medyo madaling lutuin na kapag breakfast, pag nagmamadali ako, kailangan ni Ate Erin ng mabilisang luto. Then meron kami french fries kasi minsan nagbibidlet snack sila. Pag nanonood silang mga movies, ayan, meron kami isang balot ng french fries. From SNR naman yun, mga ka-twinkle. Kasi ito kaya meron dito, guys, kasi meron kaming shrimp. So nilalagay ko siya sa ganyan para hindi tumutulo-tulo kasi minsan pag plastic, nabubutas. Then meron kami dito mga, ayan, mga pang breakfast din, mga tusino. Yan, tusino na fantastic. Yan, may bacon din tayo. Pang almusal, bukod dun sa steak. Yung kanina ribeye, ito naman, strip loin na steak siya. Pangalawa natin dito, guys. Ayan, ang laman naman ito. Ayun, may mga beef din. Caldereta, pwede ito, or nilaga. Pork gililing. May buto-butong baboy. Kasi mahilig ako, diba, sa mga nilaga, sinigang. Yan. Mga pork ribs. And then may liempo. Yan po natin. Kaya importante talaga na organize na para at least hindi nasasayang yung mga space sa loob ng ref natin at saka sa freezer. Patulad niya, hindi po masarap. Bibigyan mo nga sa kwarto to. Dahil ito na yung pinaka-last natin, mga ka-twinkle. Shanan! Ay, sino? Ito yung unang-una kasing bubungan dito eh. Ate Erin yan eh. So meron kaming choking dito na ano, na Tupperware. Ang laman nito ay daing na bangus. Kasi isa sa mga gusto kong almusal talaga, yung daing na bangus. Ito yung daing na bangus kasi binili pa namin to sa Pangasinan. Then si Ate Erin na yung nagtitimpla. Kasi masarap magtimpla si Ate Erin ng bangus. Daing na bangus. Bango no? Fairness kay Ate. Ayan, may tilapia kami dito. Kaya ito naman yung buong bangus, mga ka-twinkle. Yan, medyo buo pa siya. Crablets! Maliliit na mga crabs. Anong luto yan?
Ito, gisa lang pwede, tsaka mga may gata, masarap. So yun lang mga ka-twinkle. So yun lang mga ka-twinkle. Dito pa rin ako sa Coke. Thank you guys, mga ka-twinkle. Ayan, napakita ko na sa inyo ang what's inside my ref. So sana kahit paano po ay nagkaroon din kayo ng idea sa mga pinakita ko sa inyo at paano mag-organize ng simple para sa ref natin. Thank you very much din sa pagsama po ulit sa bagong episode natin ng Vlogmas. Maraming maraming salamat everybody. See you tomorrow mga ka-twinkle para sa susunod pang mga episode natin para sa Vlogmas natin dito sa Love Angeline Quinto YouTube channel. God bless you mga ka-twinkle. We love you!